Pakita ko nga pala sa iyo kung ano yung gagamitin kong brake pad na in-order ko pa online. Ito po siya. Raybestos. Semi-metallic. Nagtatry ko. Kasi since nung binili, hindi pa napapalitan. So, hindi na siya kagandahan. Sama ni piece na. Ito brand new. Saka kapag binirake mo, malalim na. Brake pad sa harapan. So, ikakabit ko ngayon to. Okay, Kaulo Jack, kailangan natin dito yung penetration lubricant para doon sa rusted na nut na tatanggal dito sa caliper. Saka kailangan din natin ng ito, face shield or yung glasses na pang-protection sa mata. So kailangan natin yan, baka in case na ma-spray mata natin, at least hindi matatamaan. Itong nuts na tinatanggal ko ngayon, kailangan ispayan ito para hindi siya mahirap tanggalin, kasi sa tagalan talaga nararusted yan. Meron pa yan sa baba. Ito, naispayan din yan. Okay na. Kung magtatagal tayo ng 17mm to socket saka yung handle nya, 17mm. Kailangan din natin extension kasi maikli itong ano, handle. No, tanggal na isa sa taas to, ngayon naman sa baba. Ito naman tatanggalin natin, itong nasa taas. Ito tatanggalin natin, 70mm din to. Ito yung bolt na nakakapit dito sa caliper. Ito yung tornilyo sa baba, 70mm. Tanggal na natin. So ngayon, natanggal na yung dalawang bolts doon sa likod ng caliper. Kailangan din natin itong suporta para dito. Or pwede ka rin gumamit ng tali or alambre para isabit to. Kasi mabigat, baka mahatak tong hose. And then pwede rin yung bungee. Kung ano yung may available ka, yun na lang din gamitin mo. Sa akin ito available eh, itong sirang upuan. So dito ko na lang siya ipapatong. Ito, Kaulo Jack, na na-remove ko na rito sa axle niya. So tama-tama yung taas nito para i-carry niya tong mabigat na caliper. So protection lang to na hindi mahatak itong hose, brake hose, kasi baka mag-leak or another problema. So kailangan ko nang i-separate yung brake pad. Pakikita ko siya kung gano'ng kanipis itong luma na kailangan ko din bigyan attention kasi brake to. Ayun, yun na yung bago. Okay, check. Ito na. So kailangan tanggalin itong mga clip. Kung mapapansin nyo, manipis na siya, no? So i-remove ko na itong ano, brake pad dun sa clip nya. Kasi itong Toyota, meron siyang design na may clip. Kasi meron brake pad na pag isinalpak mo, dire-diretso na. Pero ito, medyo mechechiburechi pa. Itong clip na to. Ito yung bago na ipapalit ko para doon, pwede sa side na to. I-remove ko na itong ano, yung brake pad nya. Ito, Kaulo Jack. Ganto na siya kanipis. So, bagamat pwede pa naman, pero ayoko nang maghintay na lumamig pa rito pag winter. So, summer dito, mas magandang
opportunity na palitan na. Total, it lasts 1 month lang siguro to. Kasi halos meron na siyang sounds eh, na parang metal to metal na kumakaskas. Panggaling ko na rin yung isa. Ah, dito okay lang to kasi tulak lang. Tulak lang sa mga kapit na clip. Tapos angat. Ito na po yung pangalawa doon sa pinakaloob. So, pansin din na yung brake pad niya eh, gasgas na pudpud na. Talagang kailangan lang din palitan. Saka rusted na siya. Wala nang ibang choice kundi palitan talaga. Pati yung clip, palitan na rin. Mapansin nyo, ito yung bago. Tingnan nyo naman yung diferensya. Napakakapal dito. Bagong bago. So, mga more than 5 years to bago magamit. Sulit na. More than 5 years minsan, pero depende sa gamit nyo. Yung kapal nito, hindi basta-basta din na uubos to na agad-agad. So, ito yung bago versus itong luma. Tingnan nyo naman yung pinudpud nyan. Baka more than 10 years na to. Laking diferensya. So ngayon papalitan ko na ngayon siya. Tatanggalin ko na yung clip para makita nyo kung paano. So parang nakadikit lang naman tong naka-face siyang ganito. So itong dalawang to, itong parang dalawang ngipin ito sa dulo, yun ang inakapit to sa bakal. So yun ang ipa-pry up ko para matanggal siya sa pagkakapit. Gamit ko lang itong screw. Ayan, tanggal na. Well, ito yung luma. Rusted. So, include na itong mga hardware na to. Itong mga hardware na kasama nung box na yun na in-order ko sa online brake pad niya. So, pag palit brake pad, palit na rin itong hardware kasi rusted na siya. Kailangan naka-piece siyang ganun. So, ikakabit ko na itong bago. Itong nakaumbok na to, itong nasa taas. Okay, so, ito na. Ito, i-slide lang itong dalawang ngipin na to. Dito. Ayan, i-click nyo lang, isagad nyo. Sa kabila, ganun din ang procedure nyan. So, ipapry din itong isa. Ayan, ito yung luma. So, make sure na pareho siya. Kasi, pag magkaiba to, mahirap na. Okay, so pareho naman. Kakabit ko na itong bago. Ganun pa rin procedure. Ayan. So lahat ng hardware niya kailangan natin palitan. So ito na mendi sa kabila. Ito yung bago, ito yung luma na tinanggal ko kanina. Konting linis para hindi maabala. Kasi kapag may nakaabala dyan sa dadaanan niya eh, medyo ay pagpunong braso ka pa. So, kailangan ko at konting linis kasi rusted na nga. Gagamitan ko lang ng pliers, long nose para flatten siya dito sa sa bakal. Medyo konting tulak pa. Well, ito na, pangalawa. Ay, pang-apat. Apat na pala tayo. Ngayon lang din kabilis. Nabis talaga pangyayari. So, dito, kailangan konting puwersa. Kasi, medyo kapit na kapit. Talsik. Ito yung huli. Huling clip niya. Palitan natin ng bago ulit.
itong bukol na to, naka-paste doon naman sa likod, sa nakaganon siya. So, konting linis para may slide natin ng maayos. Eh, mayroon talaga dito hindi may iwasan na nabibuild up ng kalawang. Okay, so slide ko na to. Ayan, mga ka-ulicek. Na, kung mapapasin nyo, brand new na tong hardware natin. Ito. Ito, isa, dalawa. Ito, tatlo. Tapos apat. Apat na clip po yan. Brand new. So, ito yung mga luma. Eh, mga luma niya. Tapos ito yung lumang brake pad na putpud na. So, brake pad na bago na ikakabit ko ngayon. Pero bago yan, kailangan i-push to. Itong maraming bilog na to para bumalik dun sa ano nya, itong piston na to kailangan bumalik dun sa pinaka housing nya, kasi kung ilalagay mo lang yung bagong makapal ay hindi na magkakasya, so kailangan i-adjust to. Kaulojek, meron pa pala tayong hindi dapat kalimutan. Itong brake pad meron ding clip na nakaipit dito, so ito yung luma, yung clip na sinasabi ko. Ito ngayon dito sa bago. So kung mapapansin nyo, wala siyang clip. So kailangan lagyan talaga ng clip para meron siyang kapit. So ito yung luma. So gayahin na lang natin siya. So kailangan ito naka-paste na ganun. Tapos siguro i-slide natin to para mag-click. O ayun, ganun lang pala kadali. So kailangan sagad. So okay na. So isa pa. Isa pa kailangan lagyan. Ito naman yung doon sa pinakaloob. Ito yung clip niya. Kasi ito nga, oh, yung isa niya, ayan. Oh. Ito. Ito yung clip na sinasabi kong isa pa. So ngayon, itong bagong clip, ilalagay ko dito sa bagong brake pad. I-slide po, tutulak ng daliri. Para kasi meron naman butas yan, oh, para may groove na yan. So once na nalaglag itong pinakadulo niya, yun na po ang pinakadete niya. Kasi magkiklik eh. Ayan. Ayos na. Lalagay ko na po. Okay na. Ready to ano na. Kabit. O mga ka-ulojek. Bago nga pala nating ilagay. Ipupush muna natin itong pistong sa gitna. Ito. Gamit ito. Pero kailangan ibalik mo muna itong luma. Kasi para dito natin ano yung special tools. Itong clip kailangan itaas kasi para makasya itong luma pa lang ilalagay ko para maipush itong ano, piston. Medyo bangga lang siya ng konti kasi bago nga eh. Sana virgin siya, virgin, hindi pa siya nagagalaw. Kung sa virgin masikip kasi brand yung nga itong clip natin. Medyo struggle lang kasi naninibago siya. Actually, hindi naman ito makukuha sa itong paspasan. Kailangan talaga maingat ka rito kasi brake to. Yun, kailangan nating gamit ng special tools para dito. So ipupush niya itong piston pabalik dun sa housing. Ngayon gagamitin ko muna yung luma kasi may scratch yan eh, dahil babaon yan dito. Tatama, kakagasgas. So pag ganyan, hindi naman kaagad yung ura-uradang bumabalik, dahan-dahan din niya bumabalik sa pinaka housing niya. So takes time, pero dahan-dahan lang din. Dahan-dahan din ang pagpihit para hindi siya mabigla. Unti-unti kasi siya bumabalik yung fluid dun sa ano niya, sa tank niya. Well, yung iba kapag nagpupush ng ganito pabalik yung piston sa housing, binubuksan yung ano, yung takip niya. So ngayon, okay naman. Hindi naman siya ganun katigas. So okay lang kahit hindi nabuksan. Bumabalik naman din eh, na walang problema. So kapag nagpasaway yan at mahirap ipihitin to at hindi siya bumabalik, maaaring pwedeng option niya ni buksan yung pinakatakip niya para doon sumingaw yung pressure niya. Pero sa nakikita ko sa ngayon, okay naman. Kung saan pinagbibigyan naman ako.
So yun lang yung option kapag nabibigyan kayo ng hard tire, kailangan mo lang din buksan yung pinaka tank niya ng brake fluid para yung pressure nga hindi ma-build up doon. Kasi pag na-build up doon, hindi ka pagbibigyan na ano, matigas siya. So hindi mo siya mapipihit pabalik yung piston niya doon sa housing niya. So well, so far so good. Napipihit ko naman pabalik. Sa ganun din ka easy pagbalik. Kailangan lang nga to talagang sagad hanggang dulo. Kasi nga itong brake pad na ipapalit natin masyado siyang makapal, no? Kasi pag brand new talagang makapal. So ngayon ipihit natin sagad dun sa pinaka ano niya, pinaka frame niya. So tapos tayo dito sa pag-push ng piston sa housing niya. Kung mapapansin niyo talagang sagad siya dun sa dulo, no? Sakto siya dun sa flat siya dun sa pinaka frame niya. Ayan. So yan na yan ang pinaka maximum niyan. So pwede ko nang i-release to at tanggalin tong luma. I-release ko tong medyo matigas lang nga. Ayan. Ayan. Tanggalin ko tong luma kasi kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng damage gawa nitong dulo nito. Then nakataon ng gantong ganto, nakataon niyang ganyan. So habang hinikita nyo, nagkakaroon siya ng scratch or damage dun sa brake pad niya. So kailangan pag pinush nyo yun, yung luma na lang gamitin nyo instead ng bago. So ngayon ito na yung bago na ipapalit natin. So bago yan, kailangan natin lagyan ng ano, palaman. Break this quiet para hindi siya maingay, kaya nga quiet eh. So lalagyan natin siya ng paikot. Yan, lalagyan natin ng paikot. Yan, ganyan. Kailangan parang sandwich yan na lalagyan ng palaman. At nga pala nilalagyan to. Kasi yung metal sa metal, once na nag-kiss-kiss siya, nagme-make siya ng noise. So, kailangan lagyan ng ganito para hindi siya mag-ingay. Okay, so ready to go na. Babalik ko na siya rito. Medyo konting linis-linis. Ngayon, karlawang. Slide na siya doon sa loob. Medyo tricky lang kasi sabi ko nga virgin pa siya, hindi pa siya na natetest, masikip pa. So ngayon ayan na po siya, naka-place na siya ron. Yan, naka-place na po siya doon. Ngayon yung isa naman ang ilalagay natin. So naka-ready na yung pin niya. Lalagyan na natin dito ng quiet brake disc. Palaman, siguradong walang ik-ik. So guys, make sure na pang brake talaga yung ilalagay nyo rito, huwag yung nanguhula kayo. Ayan o, pang brake yun talaga yan. Medyo tipid siya kasi matagal ko na rin mang ginagamit to, 5 years ago na, pero halfway pa lang na gagamit ko. So ngayon ikalat muna natin itong ating palaman. Yan, gagawa lang tayo ng shape na parang letter U. Kasi yun yung nandito sa ano, yung pinakabakal niya sa caliper. Ganito yung shape. Saka ganito din yung shape nung nasa luma. So okay na, ready to go na. Yan, so ito na, ilalagay na natin dito. Yan nga, pag nilagay dito sa mga ano niya, clip, medyo tricky lang din. So kailangan papasok to. Unahin dito. So ang helper mo dito itong Phillips screw. Okay, kaulo jack na nailagay na natin itong dalawang brake pad na brand new. Tingnan nyo naman, makapal ang pagmumuka. Bago nga pala inilagay ito, yung itong metal na to, nilinisa ko muna yung sa kabila. Pinunasan ko ng basahan kasi rusted nga sa kami mga powder. Well, sa inyo yan. Nasa inyo yan kung gusto nyo linisan, pero ako gusto ko linisan kasi ito ilalagay ko para talagang flat na flat siya. Saka ni-remove ko yung mga dating ano niya, residue. So, yun, so flatten siya. Walang problema para masaya. Ngayon, ilalagay ko na tong rotor.
dito sa axle para doon naman ako sa kabila. So ilalagay ko na rin tong gulong para sabay-sabay na to sa araw na to. Okay? So kung gusto niyo ano, stay tuned lang, gusto niyo panoorin. Siyempre, huwag kalimutan yung subscribe. 'Yun ang importante diyan. Okay, Kaulo Jack, ibabalik na natin tong caliper. Kasi nandito na yung brake pad niya. So yung rotor, unahin na natin yung rotor. Yeah, ulang tornilyo sa taas, ilalagay ko na yung 17 mm. So nailagay na natin yung tornilyo sa taas. Ngayon, ito naman isa para sa baba. So gamit pa rin itong socket na 17 mm saka itong handle na maikli. Pero sa paghigpit, kailangan mo din ng leverage itong extension para may puwersa. Ayan, naigpit na natin lahat. Tapos na. So ibabalik na lang natin yung gulong. Ayun mga Kaulo Jack, tapos ang trabaho to. Ngayon, kung kayo maghihigpit ng lug nut niya, siguraduhin yung meron kayong ano, yung torch na may number. Well, depende yan sa brand na sasakyan sa taon kung ilan ang recommended. Okay, Kaulo Jack, tapos ito yung trabaho to. Ayan, napalitan na natin yung brake pad sa harapan. Kung gusto nyo panoorin yung sa kabila naman, sa passenger side front ng Toyota Corolla 2011, panoorin nyo lang sa susunod na video ko. Okay? O sige, salamat, subscribe lang mga Ulo Jack.